Yo, amusta mga chong? Ngitong nakaraan nga ay trending na trending itong si Mr. Jan Amores. Ngayon ay mag-rollback tayo sa mga naging alitan niya sa iba pang mga players. Sana ang mga pangyayaring to mga chong ay maging aral sa kanya para magbago. O siya, tara na, himayin na natin to, baka himayin pa ng iba. Pampa good vibes muna mga chong. Oh shit! Oh, top 4 tayo sa ligang labas. May nakaaway din itong si Mr. Amores. Eto makikita nagkagitgitan at nagkaamuyan. At dito nga sila nagkainitan. Nagkadikitan pero itong si Amores ay talagang matapang. Sinusugod ang kalaban. Buti na lang ay naawat ng mga kakampi noong kanyang sinusugod. Pero gusto pa niyang balikan, talagang matapang itong si Mr. Amores. Itong video na ito sa ligang labas ay pumasok sa ating top 4. Nagsigawan nga ang mga tao dyan ang uwian na. Sa ating top 3 naman mga chong, JRU Heavy Bombers versus Letran Knights. Meron ding naka-PC-kalan dito si Mr. John. Ang kanilang team ay patalo na dyan by 4 points. Tapos rumibound ang player ng Letran na si Kobe Bryant Monhe. Pagtalo nila mula sa pagkaka-rebound mga chong, makikita na agad ang tuhod ni Amores na umumbok. Makikita natin mga chong na parang sinadya ni Amores ang nangyari. At pagkabagsak mga chong ay sinundan pa ni Amores ng hampas. Intensyon ni Amores talaga na manakit, hindi bola ang habol niya. At dito na nga nagkagulo. Based on the video alone, rumibound lang naman itong si Monhe. At hindi naging maganda ang reaksyon ni Amores dito. Di natin alam ang kanyang daylan. Rumibound lang naman yung tao mga chong at patapos na din ang laro. Pero ganito pa rin ang ikinilos nitong ni Jan Amores. Nakakadismaya ang kinilos niya dito. Sana hindi na maulit mga chong. O siya, dumakol na tayo sa top 2. Top 2 naman mga chong ay kalaban nila ang UP this time. At this time din ay nag-throw na talaga ng suntok itong si Mr. Amores. Ang kanyang sinapang ay si Mark Belmonte. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Halos 2 minutes na lang ang natitira mga chong at ang bola ay sa JRU. Heto si Amores at Belmonte, ayun no, nagkahatakan pababa sa sahig. Agad na sinapak ni Amores, ayun no, sakit noon, solid na solid. Ang sakit ng suntok na yon mga chong. Ulitin ulit natin ang nangyari. Eto silang dalawa, hinatak ni Amores pababa, ayun no, tapos sinapak na agad sa likod. Tapos tumayo. Pagkatayo, sinuntok pa ng isa sa muka. Dapat mga chong, baguhin na ni Amores ang kanyang pag-uugali. Kitang-kita naman dito na maling-mali ang kanyang ginawa. Nagka-PC-kalan lang sila ng konti dito sa play na ito eh, no? Nagdikit lang, sumuntok na agad sa likod. Tapos walang kabog-abog, di na nag-isip mga chong. Sinapak pa ng isa. Nakakagulat at masakit ang pangyaring ito mga chong. Si Mark Belmonte ang sinapak niya dito na player ng UP. Kinasuhan siya ni Belmonte ng serious physical injury na sa tingin ko ay deserve naman at parusa sa kanyang ginawa. Pumunta na tayo sa top 1. Siguro mga chong, alam nyo na kung ano ang top 1. Halina at puntahan na natin. Top 1, JRU versus De La Salle, St. Benilde. Amores na naman ang bida mga chong. This time maraming reason kung bakit nagalit itong si Amores. Halo-halo na kaya sumabog. Pero it's not a reason para manuntok ka ng kalaban mo. Lalo na ang laro nyo at sports nyo ay basketball. Ito na nga yung clip mga chong. Alam ko may namakyo sa kanya dyan na audience eh. Kaya na-trigger itong si Amores. Sinugod niya na nga yung audience dyan mga chong. Kaso napunta siya sa bench ng De La Salle, St. Benilde. At siya ang unang sinabak dyan mga chong kaya siya ay lumaban din. Nagkarambula na nga kaso yung iba na damay. Ang dami ng sinapak. Halos 4 na players ang tinamaan dyan ni Jan Amores mga chong. Napakatindi. Heto, di napigilan eh, no? Nag-iisa, grabe, sinugod yung isang buong team. 4 ang total ng tinamaan ng kanyang suntok sa players ng St. Benilde. Sa insidente na yan, mga chong, dalawa ang nag-file ng kaso. Physical injuries ang kaso na finay laban kay Amores, mga chong. At sa insidente ding ito, napatawan siya ng indefinite suspension. Hindi pa alam kung makakabalik o babalik pa ba itong si Jan Amores. Eto ulit ang nangyari mga chong. Sinugod, nag-iisa. Pero ang abol talaga niya ay yung audience na namakyo daw. Pero inunahan siya nung number 10 ng St. Benilde. Kaya nagkagulo-gulo na. Napasuper saiyan mga chong si Jan Amores. 4 ang tinibag. At ayun mga chong, ang top 4 na gulo na kinasangkutan ni Jan Amores. Sana mga chong sa pangyayaring ito ay matuto na itong si Mr. Amores. Dahil para sa sarili niya din naman ito at para sa karir niya. Para sa akin mga chong, malayo pang mararating nito ni Amores. Magaling maglaro eh. Matapang pati. Yun nga ay sana maging lesson learned na ito sa kanya para baguhin ang kanyang pagkakamali. Huwag na sanang maulit mga chong. Mabuti din na indefinite suspension lamang ang pinataw sa kanya. At sana ay huwag nang masundan pa.
ang pagkakamali ay pwede pang itama at ibago. Basta ang tao ay magbabago din. Huwag lang sana tayong magkamali at iwasan natin na magkamali na talagang malaki at permanente ang epekto sa gagawan ng mali. Kahit magbago ka doon, mga chong, hindi yun sapat sa taong ginawan mo ng mali. Kaya think before you act, mga chong, yan ang lagi nating tatandaan.